Alright, so welcome to another video kung saan tuturuan ko kayo all about chargers. Magsimula tayo sa parts of the charger. Ano ba ang parts ng charger natin? So number one, meron tayong plug. US plug to, papunta sa outlet. Papunta sa 220 volt supply. So kahit anong outlet, pwedeng-pwede ka mag-charge. Kung may dala kang charger at dala mo ang electric scooter mo, pwede ka mag-charge anywhere. Then meron tayong pinaka-charging module niya. So yung charging module natin, usually box yan or rectangle shape. Meron tayong LED indicator. No? Pag mag-charge ka, from red, magiging green pag fully charged. Then usually meron tong label kung makikita nyo. So dyan yung makikita yung specs ng charger nyo. So importante yan, hindi lahat ng chargers pwede sa electric scooter. Meron tayong sinusunod na specifications kung ipa-plug nyo or i-charge nyo yung scooter nyo. Meron tayong dalawang importanteng information dyan. Yung voltage and yung amperes. Alright, for this charger specifically, itong charger ng Race Volter V2 natin. Yung ating bestseller dual motor electric scooter. Makikita nyo meron tayong voltage and amperes na ito is 54.6 volts yung output and 2 amps yung power niya. Then moving forward sa ating pinaka charging terminal, tinatawag natin GX16. So kung makikita nyo meron siyang tatlong budas, 1, 2, 3, and may groove dun sa may itaasan. Kailangan nyo malaman yung voltage chart natin, okay? So currently ngayon sa market, meron tayong 6 voltages na ginagamit sa electric scooter. Number 1 is yung 24 volts, then 36 volts, 48 volts, 52 volts, 60 volts, and 72 volts. Alright, so kung makikita nyo sa chart, meron silang 100% at 0%. Basically, 100% yun yung fully charged voltage niya, and yung 0%, yan yung dead battery voltage. Okay? So, quick run through lang. Si 24 volts, 29.4 yung full charge niya. Ang dead battery niya naman is 21 volts. For 36 volts, 42 volts yung full charge, then ang dead battery is 30 volts. For 48 volts, 54.6 volts yung full charge and 40 volts yung dead bat. For 52 volts naman, 58.8 volts ang kanyang full charge, then 44 volts naman yung bottom battery or yung dead bat. For 60 volts, 67.2 volts yung full charge, 50 volts naman yung dead bat. And lastly, for 72 volts units, 84 volts yung top voltage or yung maximum yung full charge, then 60 naman yung dead bat. Doon tayo nag-stop sa GX16. So doon yung malalaman kung ano polarity ng charger nyo. So let's say na wala yung charger nyo at bibili kayo ng bago. Important to know yung polarity. Bago lang kayo bili ng basta-basta. Kasi possible pumutok yung charger pagmalik. Okay, so paano ba malaman yung polarity? So basically yung polarity, negative, positive lang. Aalamin lang natin doon sa GX16 since tatlo yung ulo nun kung saan yung negative tsaka positive doon. Kasi kung mali, number one na kailangan nyo is yung voltmeter, okay? So tinatawag din siyang multi-tester na mukhang Game Boy. Kailangan nyo lang pumunta dun sa DC or voltage section. Pag napunta nyo na dun, pwede nyo na ito i-plug dun sa GX16. Step one is i-plug nyo yung charger's outlet. Ngayon, pag umilaw na yung LED indicator, it means meron na kuryente yung charger. So ngayon, lalagay nyo sa DC yung tester natin. Okay, so meron tayong tatlong butas sa ating GX16. Number one, important note, yan yung positive. So yung positive natin pula. Lagay nyo dyan yung prong. Then yung negative, yan na, dito na nagkakagulo. It's either 2 yan o 3. Lalagay ko tong tester or yung negative prong dun sa 2. Okay, so walang lumalabas na kuryente, nasa zero lang siya. It means wala dyan yung negative line natin. So ngayon try naman natin lagay sa number 3. Ayan, makikita yung may kuryente na siya, no?
So 55.2. May inaccuracy itong tester natin, pero ang output niya based dun sa ating label is 54.6. So tama siya. Kung makikita nyo, sobrang lapit niya lang. Alam natin ngayon na kailangan yung bilhin na charger is number 1 and number 3 polarity. Number 1 yung positive, number 3 yung negative. So meron tayong tinatawag na universal chargers. Available yan dito sa motor, gumagawa kami yan. So ano ang universal? Ang kailangan nyo malaman is yung number 1, yan lagi yung positive, okay? It's either 2 or 3 lang yung negative line. So meron tayong universal na kahit ilagay mo sa 2, yan, makikita mo, may kuryente siya. Or sa 3, may kuryente din. So itong charger na tinetest natin is for 42 volt. So ang full voltage nito based ating chart is 58.8 volt. So yan, makikita mo, tama naman siya. So kung hindi kayo sure sa polarity nyo, meron tayong in-offer na universal chargers para sure ball na ma-charge yung unit nyo. Alright, so majority ng high-end units ngayon sa market is 60 volts. So meron tayong binibenta 60 volts, 5 amps, universal charger. So ginawa namin itong universal para compatible sa lahat ng 60 volts na high-end unit. So meron din tayo na itong murang-mura lang sa Shopee. Click nyo lang sa link below. Okay, so charging practice. Always practice na una lagi sa unit before sa outlet para maiwasan natin kahit anong pagsabog. Kasi sabi ko nga, dapat tama yung polarity ng pag-plug. So makikita nyo sa charger, meron siyang groove. So dapat, doon sa charging port ng unit natin, swap yung groove. Kasi kung hindi, tapos pinilit nyo yung plug. So yan, kahit hindi yung tingnan, kahit ikut-ikutin nyo hanggang mag-swap, okay lang. Kasi wala pang kuryente sa outlet. Pag na-swap nyo na, pasok na, plug nyo na kayo sa outlet. Yan. Kung makikita nyo, nag-charge siya since kulay red yung LED indicator. Malalaman natin fully charged na pag green na yung LED indicator. Okay, dito naman tayo sa fast charging. In general, pag mas malaki yung charger mo, mas mabilis siyang mag-charge kasi mas malakas yung output niya. Doon tayo magbe-base sa kanyang label kung fast charger siya or not. Ang standard charger natin is 2 amps. So yan yung charger ng Voltaire natin. Ngayon, ang fast charger natin usually nasa 3 to 5 amps. So itong sa mid-end natin, 3 amps na yan. Then sa high-end units natin, kung makikita mo yung label, 5 amps na yan. Okay? So yan, mas malaki siya kasi mas malakas yung kuryente na lumalabas. So dyan yung makikita kong fast charger, dun sa amps, okay? So usually 3 to 5 amps yung fast charger natin. Hindi lahat ng electric scooter pwede mag-fast charger. Kailangan nyo maintindihan yan kasi masisira ang inyong BMS. Okay? Ano ba yung BMS? Ito ang BMS. So ang BMS is Battery Management System, okay? Siya yung nagko-control ng discharge, yung lumalabas na kuryente sa battery, tsaka yung charging, yung pumapasok na kuryente sa battery. Isipin nyo, siya yung security guard ng batteries nyo, okay? Siya yung nagko-control kung sino lalabas o papasok na kuryente. Bawal ang fast charger sa lower ends or sa mga entry level since maliit lang yung BMS nila. Bibigay yan. Kaya, dun lang tayo sa mid to high end magpa-fast charger since made sila para doon. Kaya nila i-handle yung malakas na kuryente. Yan ang kailangan nyo maintindihan. Para magkaroon kayo ng reference, ito para sa mga mover, mga lower ends. Ito naman ginagamit natin sa 72 volts. Makikita mo yung difference. Times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Times 10 yung laki ng kanyang BMS. Okay, so meron tayong lesson. Tuturuan ko kayo paano i-compute yung charging hours kasi masama mag-overcharge. So number 1 na kailangan yung malaman is yung specifications ng battery ng unit nyo tsaka yung specification ng charger nyo. So ngayon sa ating lesson, ang ating i-demo is yung Race Voltaire V2. 10Ah ang kanyang battery. Nasa spec sheets naman natin sa website, pwede yung makita. And ang specs ng charger natin is 2 amps. Okay? Yun yung dalawang una kailangan yung malaman. So dito na tayo sa ating board at ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute. Step 1, kailangan nyo alamin ang charging hours from 0% to 100%. Basically, yung battery capacity nyo, which is yung 10Ah sa Race Voltaire V2, tsaka yung amps ng charger nyo,
Makikita nyo sa label, which is yung 2 amps, i-divide nyo lang. Makikita nyo, BAM! 5 hours! Okay? Yan ang variable A. Good! Yes, sir. Basta ba ma-overcharge yung unit, yung battery factor? Step 2, aalamin natin yung voltage consumed from 100% to 0%. Yan ang variable B. Okay? So basically, ang kailangan nyo naman dito is yung full charge voltage nyo based dun sa voltage chart natin kanina. Pinakita namin, which is 54.6. Tsaka yung dead battery voltage based din dun sa chart kanina, which is 14. Ima-minus nyo lang yun. Ang lalabas sa sagot dun is 14.6 or volt per feet dun specifically is 14.6 volts. Yung voltage na kinoconsume natin from 100% to 0%. Boys, masama ba mag-overcharge? Ha? Masama? Masama. Ayan boss. So, meron pala tayong client dito. Hi ka, sir. Ayan, buyer siya ng Mover X6. So, inform ka lang, sir, na masama mag-overcharge. Okay. Sabihin mo sa camera, a bit away. A bit away. Ayan. Okay, so step 3. Aalamin natin yung voltage charge per hour. Yan yung variable C. Okay? So yung mga sagot na nakuha natin kanina, which is yung variable A and variable B, i-divide natin yun, no? So ang formula natin is variable B divided by variable A. Ayan yung mga variables natin kanina, which is 14.6 volts divided by 5 hours. Yan ang sagot natin. 2.92 volts per hour. Yan yung variable C. For step 4 naman, aalamin natin yung voltage to be charged. Yan naman ang variable D. So para makuha natin ang variable D, kukunin nyo muna ang full charge voltage nyo based on sa chart natin, which is 54.6 volts. Then ang current voltage ng unit nyo. So subjective to, depende sa oras na mag-charge kayo. So for this unit specifically, makikita nyo, ang voltmeter natin is 50.2 volts. Yan, naglalaro siya. So yan ang gagamitin nating variable. Current voltage, 50.2 volts. So basically, ima-minus lang natin yun. Full charge voltage minus current voltage. Ang sagot, 4.4 volts. Yan ang variable D natin for this computation. Ang layo mo, ayaw mo naman makinig. Ito na ang last part. Step 5. So, dyan yun na malalaman yung charging hours. So, basically, yung variable D divided by variable C, yun yung sagot. So, yung mga nakuha natin sa variable D is 4.4 volts divided by 2.92 volts per hour. So, divide nyo lang yun. Ang sagot is 1.50. Or in basic terms, 1 hour and 30 minutes. Okay, so ito yung full steps natin from 1 to 5. So baguhin nyo na lang yung mga variables na kailangan baguhin depende sa unit nyo and charger nyo. I-pause nyo na lang kung gusto nyo. Alright, so pag na-determine nyo na yung charging hours, ina-advise ko bumili kayo ng charger timer. So meron to sa ating Shopee link down below kung kailangan nyo kasi best investment to. So makokontrol nyo yung charging practice nyo with this unit. I-twist lang yung knob na clockwise. Tapos may number dyan nakasulat. Itatapat nyo lang dun sa arrow. Depende sa hours corresponding dun sa na-compute nyo yung charging hours. So, dun sa computation natin kanina, 1.5 hours, iset nyo lang dito, 1.5 hours. So, pag pinlog nyo na to sa outlet, tatakbo na to, automatic to gagalaw. After 1.5 hours, mag-off yan. Kahit nakasaksak pa yan sa outlet, wala na kuryente papasok sa unit nyo or sa battery nyo. Ganitong effort yung binibigay namin para sa mga clients namin na sa probinsya na kailangan matutunan to. Usually, pag may mga clients kami provincially, pag may problema, may video troubleshoot kami. So hopefully makatulong to sa mga lahat ng baguhan sa electric scooter para ma-practice natin yung proper charging. So if interested kayo mag-purchase ng units natin with excellent after-sales service, make sure to tap our Facebook page, Motor EVP, or visit our website, www.motorevp.com. If may questions ba regarding sa charging,
don't hesitate to ask us. Alright, see you on the next one. Avid, away!